Magandang araw ulit sa inyong lahat. Nandito ulit ako sa loob ng lungga ng mga RIR at Native Chicken. At itutuloy natin ang kwentuhan natin tungkol sa egg business. At ngayong araw na to, no, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa physical na kondisyon ng itlog. Ano ba ang itsura, yung physical appearance ng itlog na good? At ano ang itsura ng itlog na bad? Oh my good or bad egg, no? Na tinatawag. At dapat kung nandun ka na, kung bago ka lang sa egg business, either layer farmer ka or wholesaler, retailer ka, kasi ito yung mga three choices na sinabi ko, no, na pwede kang gumawa ng egg business, no? So either ano, dun sa tatlong yon at kauumpi-umpisa mo pa lang or nagpaplano ka pa lang na gawin ito, dapat alam mo yung talagang physical appearance at physical condition ng itlog. Yung shelf life lalo, alam mo kung kailan masisira, hanggang gaano kahaba o gaano kahaba yung buhay ng itlog para ito ay mastak mo. Kasi so mag-uumpisa tayo, no, sa physical appearance muna. So ang itlog pag classified as good, ang tsura nito ay makinis. Hindi naman makinang, ha, makinis. Tapos walang dumi. Meron mang dumi siguro, tint lang, yung parang konti lang. So hindi classified as bad 'yon. At matibay ang shell. Walang crack. Walang hairline crack. Basta buo. Ibig sabihin, walang sira ang shell niya. Yung makapal na sinasabi kong shell, yung hindi naman yung makapal na hindi mo na mababasag, no? Pero at least ay malakas, ano, yung tensile strength niya ay mataas or malakas, no? Hindi basta pag naumpog or nagkaumpugan sila ng kasama niyang itlog, hindi basta nababasag. At ang characteristics na ito ay makikita mo sa mga itlog ng mga batang manok. Usually kasi pagka ang itlog ng mga matatandang manok ay madaling maano na, madaling mabasag or madaling mag-crack pag maumpog lang konti. Kasi nga medyo nagkukulang na sa calcium, no, sa mga shell ng itlog kung tumatanda yung mga manok. At kung bakit, naku, isang video na naman yan. Oo, sa isang video na naman yan kasi hindi ko mapaghalo-halo. At ang bad egg, no, sa classification kasi, no, nangyayari yung kinaklasify yung bad egg. Yung dirty eggs, isa sa mga bad egg yon. Yung soft-shelled egg, syempre sa bad egg pa rin nakaklasify yon. Tapos yung may mga crack, either mas malaking crack, yung tinuka, yung hairline crack, ganon. Or kaya yung, kasi minsan hindi maiwasan yung nalalaglag, lalo na kung may, kung elevated yung ano mo, yung house mo, no, eh lumulusot yung itlog papunta dun sa ground. So nagkakaroon ngayon ng basag, pero medyo mas malaki kaysa sa mga hairline crack or yung crack na yung konti lang, no, yung tinuka, ganun, kaya natapakan konti, ganun. So iba yon. At saka ang isa pa sa mga bad, no, ayun yung mga totally devastated na yung basag. Makikita mo pa naman yung egg yolk, pero talagang halos mahati na yung shell. So mga bad egg yung mga yon. Doon sa mga good eggs, di ba sa production mo, yun yung mga good eggs, yun yung maganda ang quality, at yun yung nabebenta ng mas maganda ang presyo. So yung bad egg, syempre, hindi mas maganda ang presyo ng mga ganon, mas mababa, mabenta mo lang, di ba, makabawi ka lang. Pero doon sa good egg, meron tayong tinatawag na shelf life. Oh, kasi yung bad egg, hindi mo naman na matataningan yun, eh. Kasi bad egg na nga yun, so kailangan dispose mo ka agad. Or consume agad, no? Diba? Pero yung mga good eggs, upon production, yung araw na to, no? Upon production, kailangan meron ka ng market. Kasi ang shelf life lang ng itlog, kahit good dyan, 7 to 14 days. So 1 to 2 weeks, no? Depende doon sa klase ng storage mo.
So may mga storage facilities na malamig at may mga storage facilities na normal lang yung egg room nila, room temperature lang, ganon. At karamihan naman dito, no, ganon ang ginagawa kasi nga mahal ang kuryente, di ba? So mas pinipili ng iba na bilisan na lang nila ang mag-dispose sa mga production nila daily. Ganon. Kaya ang egg room nila ay sa room temperature lang. Pero categorized na naman kasi syempre itong kahit na room temperature, no, yung egg room mo, kung malinis, mapapatagal mo ng 1 week to 2 weeks. 2 weeks, no? Actually, yung 1 week okay pa kasi. Yung 2 weeks, dun nag-uumpisa na ang yung medyo mababasag yung ano, yung pabasag na yung egg yolk. Kaya kung halimbawa, no, yung mga consumer bibili ng ano, bibili ng itlog, tapos pag magpiprito, nababasag yung egg yolk. Iyon medyo matagal na. 2 weeks na siguro yon, o pa 3 weeks na ganoon. Yung 'di ba pagbasag mo sa kawali, tuwing parang hindi ka na kailangan mag-scramble, 'di ba? Tuwing ano na kaagad. Nakalatag na kaagad. O, ganun. So, yun. No? Pero, pagka ang storage mo ay, sige, nasa room temperature ka pa rin, pero marumi at mainit, walang ventilation, alam nyo, magkikreate ng mold. Ganun. Yung, kung nakakita na kayo ha, yung may mga puti na parang bulak, doon sa paligid ng itlog, ganon. So masyadong mainit kasi, kaya 'di ba may water, may tubig yung itlog, no, may content na tubig din yun. So mag-evaporate yun sa sobrang init, mag-evaporate yun. Ngayon magi-create yun ng moist doon sa, magkakaroon ng moist doon sa paligid ng itlog. At kung patong-patong ang ano, ang patong-patong ang tray, no, tapos walang ventilation, magmo-mold yun. At kung halimbawa, kasi ang hairline crack ay hindi mo basta-basta makikita unless na sa Ilocano eh, biling-biling ang dahita itlog. Oo, di ba? Yung babalipan, yung ikut-ikutin mo yung itlog para makita mo yung hairline crack. So unless nagagawin mo yun, makikita mo talaga yun. Pero kung hindi mo yun gagawin, yung biling-biling ang dahita itlog, tapos makita mo dahita yung kaslabuok, no? Kaslabuok nga, crack na. So, wala yon. So, malalagay yun dun sa makaklassify as good. So, kung halimbawa, yun tumagas kasi 2 weeks na, di ba? Halimbawa, tumagas. Ngayon, hahawaan niya ngayon yung ibang itlog. So, magkakaroon ngayon ng, ano, ng bakterya, no? So, magkakaroon ngayon ng pagkabulok. Yun, mas madaling, ano, mas madaling masira ang itlog. Pero, kung malamig ang ano mo, malamig ang storage facility mo, eh syempre mapapatagal ng ano, ng konti yung pagano niya, yung buhay ng itlog. So mga 1 month siguro or more, no. Pero dito sa Pilipinas kasi naman, di ba? Alam naman natin na ang presyo ng lahat dito. hindi mo na matatawaran pataas na parang lilipad na balloon. Ganon. So hindi mo na maano. Kaya karamihan ng mga ano, yung mga layer farmer, ang stock room nila ay room temperature lang, yung talagang as in yung regular na storage facility. So nagiging 2 weeks lang, hanggang 2 weeks lang kailangan na yung buhay, no, ng itlog, or itatagal ng itlog bago tuluyang masira. Kasi 1 month pagka nasa room temperature at mainit, talagang as in, alam nyo ba, pag walang ventilation ang ano mo, ang storage facility mo, at patong-patong ang itlog, sa isang buwan, baka i-ano mo na lang, i-bury mo na lang dahil mangingitim yung ano. Alam niyo yung egg yolk, mauubos, madadry yun. Oo, kung hindi mabubulok, yung mga ano, magkakaroon ng mold na itim, ganun, madadry. At sayang yung mga na-bury dun na ano, talagang as in.
Sayang pagkaganda. So, connected pa rin ang buhay ng itlog doon sa marketing. Papunta pa rin tayo sa marketing ulit, pabalik, no? Kasi nga kung ganun lang ang buhay ng ano, ang itatagal yung shelf life, no, ng itlog, eh di pas, bilisan mo ng bilisan kung ikaw ay layer farmer, syempre daily nagpo-produce yung layer mo. Bilisan mo mag ano, bilisan mong mag-dispose sa mga wholesaler mo, retailer mo, ganyan. At ganun din yung ano naman, ganun din yung wholesaler, kailangan din aware, no? Kailangan aware doon sa production date, yung itsura ng itlog na bibilihin niya para hindi siya masiraan, dahil at saka kailangan alam din niya na yung ang shelf life ng itlog ay hanggang 2 weeks lang yung maganda, yung maganda, no, na egg yolk. O kasi kung nakakuha ka halimbawa ng 2 weeks mula doon sa layer farm, o di may i-stock pa sa'yo, kung halimbawa man kung ilan yung kinuha mo, mag 1 week pa sa'yo or mag 2 weeks, di ala. Anong mangyayari doon sa itlog mo, di ba? Pagdating doon sa retailer mo or doon sa end consumer, magre-reklamo na ang mga yun, di ba? Babalik na, may bunok na, ganon. Or kaya basag ng egg yolk. Kasi siyempre, hindi lahat ng mga bumibili ay okay sa kanila yung ano, yung basag na egg yolk. Although, alam niyo yung basag, yung 'di ba, pag ano mo, pag basag na egg yolk, ano pa naman 'yun? Consumable pa naman 'yun. Iyon pa rin ang lasa. Hindi pa rin nagbabago ang lasa ng itlog na yung basag ang egg yolk. Pero paglalampas pa doon, eh baka iba na, 'di ba? Nakakatakot na, nakakatakot ng kainin pagka ganun, kasi siyempre, alam nyo naman, 'di ba? Ang itlog ay hindi mo makikita. Baka may dala-dalang salmonella. Oh, delikado rin 'yun sa tao. So, kailangan aware ang layer farmer, ang wholesaler, at pati na rin ang retailer kung ano ba yung yung binibili nilang itlog, no, or yung ibinebenta niyang itlog dun sa layer farm. Dapat ang layer farm ay may date ng production doon sa itlog, yung naka at least may label, no, may label yung mga tray na patong-patong, anong kailan date na na-produce. So first in, first out dapat yon, para hindi magpang-abot yung ano niya, yung pagkabulok doon sa fresh. 'Di ba? Ganun 'yon. So ikaw na bibili, wholesaler or retailer, aware ka din dapat doon sa petsa kung kailan na itlog yung itlog na 'yon. Ganun, na kung kailan na produce. Para alam mo na pag nagtanong yung ano mo, yung customer mo, or pag may nagreklamo sa iyo, ay hindi, kasi siyempre alam mo, 'di ba? Alam mo na 'yun yung date ng production. Alam mo na hindi pa matagal sa iyo yung itlog. So baka kasi may mga 'yun, yung pa yung importance ng ano, eh, yung alam mo yung date ng production, para alam mo yung kung kailan masisira yung paninda mo. At alam mo rin kung kailan na hindi sa iyo, halimbawa may nagsusoli ng bulok na itlog, sasabihin niya sa iyo, eh hindi, alam mo namang hindi pa bulok yung itlog mo, 'di ba? So 'yun yung importance ng awareness sa mga bagay-bagay, sa mga ano, sa characteristics ng itlog, ganun, no? So puputulin ko na lang muna, parang mahaba masyado. Next video ulit, no? At least may nabigyan ko kayo ng idea kung hanggang kailan lang maganda ang egg yolk, no? Hanggang kailan yung shelf life lang niya na considered as good siya. Kasi paglampas doon talaga, pabulok na yon, no? At syempre, salamat. Alam niyo, inspired akong gumawa ng video kasi medyo tumaas ang views ko. At pati subscriber, salamat, kasi may mga kusang nagsusubscribe. Thank you, at nagugustuhan ninyo yung ano, yung mga pinagsasabi ko rito, at naniniwala kayo sa akin. Thank you sa mga sharer pa rin, meron pa rin. At kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at paki-hit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify ka. At sana pagpalain tayong lahat.